Nang mahirang si Miyaka bilang kinatawan ng Suzaku, nalaman niya sa kanyang sarili na nahuhulog na ang kanyang kalooban sa pinapakitang pangangalaga sa kanya ni Tamahome. Samantalang si Hotohori naman ay hiningi na ang kanyang kamay upang maging kabiyak ng buhay ng emperador. Hindi nagtagal at hindi na napigilan ni Miyaka ang kanyang sarili na ipaalam niya sa binata ang kanyang tunay na damdamin. Dahil mahal kita! Bakit ko nasabi yun? Nawala ng malay si Miyaka dahil sa taas ng kanyang lagnat. Sanga-sangang damdamin. Miyaka, patawarin niyo ako. Kasalanan kong lahat ng nangyari. Tamahome, anong nangyari sa inyo sa labas ng palasyo? Mag-iingat ka. Sa iyong isasagot sa akin. Bakit mo ginagawa to para sa akin? Sagutin mo ako! Hindi na mahalaga yon. Mahalaga yon! Hindi mo ba alam na mahalaga sa akin ang sagot mo dahil mahal na kita! Ah. Iniligtas ko lang si Miyaka sa mga masasamang tao. Kamahalan, mahinang mahina po ang kalagayan ng Suzaku ngayon. May palagay akong naging mabigat sa kanya ang tungkulin ng isang Suzaku. Mukhang napagod siya ng husto, lalo na nitong mga nakaraang araw. Ang kanyang katawan at pag-iisip ang nakataya dito. Maaring gumaling ang kanyang katawan, subalit ang kanyang pag-iisip ay... Maaring hindi na gumaling. Sa ngayon, hindi pa natin matitiyak. Mama? Kuya Kenny? Ang nais niya, makabalik na sa kanyang sariling mundo. Tamahome, Noriko. Po? Tayo na sa labas. Kailangan may gawin tayo para sa kanya. Dahil baka kung anong mangyari kay Miyaka. Sa kasong ito, sa palagay ko ay dapat ibalik na natin siya sa pinanggalingan niya. Huwag ka magbiro, Noriko! May katwiran siya. Subalit sinong nakakaalam ng daan? Si Tycoon! Si Tycoon? Tama. Si Tycoon ay isang dakilang guro na naninirahan sa bundok ng Taikyoku. At siya ring nagbigay sa atin ng aklat ng langit at lupa. Maaaring alam niya kung paano maibabalik si Miyaka sa kanyang mundo. Iniuutos ko! Dalhin niyo sa akin ang aklat ng langit at lupa! Opo, kamahalan! Mahalaga sa akin ang sagot mo dahil mahal kita! Matawad, hindi tayo pareho ng nararamdaman. Tamahome. Teka, nasaan ako? Oo nga pala, nasabi ko kay Tamahome na nakakahiya. Paano ko pa siya mahaharap ngayon? Ngayong alam kong hindi niya pala ako mahal. Sino yan? Miyaka. Hotohori? Kumusta na? Okay. Medyo napagod lang ako. Huwag kang mag-alala, Miyaka. Nakahanap na kami ng paraan para maibalik ka sa iyong mundo. Talaga? Kailangan lang nating pumunta kay Tycoon. Kay Tycoon? Upang maibalik ka sa iyong mundo, wala nang ibang paraan kundi pumunta sa bundok ng Taikyoku, kung saan nakatira si Tycoon. Walang nakakapunta sa bundok na ito, maliban sa 7 tagapagtanggol ng Suzaku. Malayo ang lugar na yon, pero sa tulong ni Tamahome at Noriko, dadalhin kita doon. Pero pag nawala ako, hindi pa malalagay sa panganib ang buong imperyo ng Conan? Ako lang bahalang mag-alala tungkol sa imperyo ng Conan. Ang mahalaga ay mapabuti natin ang iyong kalusugan ngayon. Hotohori. Pero sana, ipangako mo muna sa akin. Ipangako? Pag mabuti na iyong kalusugan, ipangako mo sa akin na magbabalik ka sa aming mundo, Miyaka. Para sa imperyo at sa aking kapakanan. Hotohori, talaga palang mahal niya ako. Sayang, babalik na ako sa aming mundo.
At doon, makakalimutan ko na si Tamahome. Kailangan ko nga palang humingi sa kanya ng paumanhin para sa mga nasabi ko ng isang araw dahil inabala ko siya ng gusto. Ikaw ang may kasalanan ng lahat, Tamahome! Hindi mo dapat binali walang pag-ibig ni Miyaka! Pwede ba huwag ka maingay? At saka ano bang pakialam mo? Buhay ko to! May pakialam ako sa buhay mo! Dahil pag wala akong ginawa, hindi-hindi na ako mapapansin ng emperador kahit kailan! Humingi ka ng paumanhin kay Miyaka habang naglalakbay tayo! Tapos paibigin ko naman ang emperador sa akin. Masahol pa ang asal mo kaysa kay Cleopatra! Eh ano ngayon? Dapat panindigan mo ang ginawa mong pananakit sa damdamin ni Miyaka. Mahal mo rin naman siya, hindi ba? Kayo, pati ng emperador, pinagseselosan mo. Nakakahiya! Ako? Nagsiselos? Bah, hindi yata. Hindi ko pa masyadong kilalayang si Miyaka para mahulog na lang ang loob ko sa kanya. At isa pa, isa lang ang minamahal ko at yan ay... Ang pe... Ra! Kawawa ka naman dahil wala sa bokabulary ko ang salitang selos. Wala ba talaga? Kamahalan, sigurado ba kayong hindi nyo na kailangan ng mga tagapaglingkod? Hindi na. Ako ang pinuno ng imperyong ito. Kaya maaari akong pumunta kahit saan ko man naisin. Kahanga-hanga pong, kahit na pangkaraniwan ang inyong pananamit ay hindi pa rin ito may tagong inyong kakisigan. Hindi ko talaga may tatago ang katotohanan, hindi ba? Kung hindi sana siya bilib sa kanyang sarili, baka. Bubunutan ko ng kilang dalawang to eh! Kayo na muna bahala, Pepe. Maaari mo nang tanggalin niya lang yung balakal. Nakakahiya. Anong sasabihin ko? Naman, masyadong tahimik. Dapat siguro may sabihin ako nakakatawa. Anong tawag sa dalawang hayop, dalawang reyna? E di two pairs? Yata ako kasi naman hindi pa ako dapat magbiyahe ng malayo. Miyaka! Ikaw pala yan, Noriko. Alam ko na tumataas na naman ang lagnat mo. Hayaan ang pagpayuhan mo na kita. Ha? Alam mo ba na may maliit na bukal sa gitna ng gupat na to? Ang sabi nila nakakapagpagaling daw ang tubig mula sa bukal na yun. Bakit hindi mo subukan? Baka doon bumuti ang pakiramdam mo. Talaga? Salamat ha! Ang bait mo naman pala. Huwag mong sasabihin sa kanila kung saan ako nagpunta, ha? Ako bahala! Ano bang kasalanan ko sa'yo, Noriko? May pinasasabi si Miyaka. Tagpuin mo raw siya sa bukal sa gitna ng kakahuyan. Ano? Ba't ko gagawin yun? Kung magino kang talaga, hindi mo ipapayang isang dalaga, di ba? Eto pala! Pag magaling na ako, hindi na ako magiging pabigat sa kanila. Natagpuan ng nahirang na Suzaku ang isang maliit na bukal sa gitna ng gubat at tinanggal ang kanyang kasuotan. Nilalagnat na rin ako gaya ng kanilang Suzaku. Ang masugatan ng kanilang Suzaku, nabahiran din ng dugo ang uniforme ko. Nabasa rin ako ng mahulog ang Suzaku sa lawa. Lahat ng nangyayari sa Suzaku ay nangyayari din sa akin. Ang sarap magbabad dito. Ang init ng tubig. Sasabihin ko na lang na napadaan lang ako dahil hindi pa ako makatulog. Oo, ganun na nga.
niya ka! Hindi pa patay. Tamahome? Ito ba ang sinasabi mong malaking ahas? Eh, isang piraso lang itong kahoy na lumulutang-lutang eh. Ganun ba? Pasensya ka na ha? Ay! Wala naman ako nakita eh. Pagkakataon ko na, humingi ka ng paumanhin sa kanya niya ka. Sabihin mong nagbibiro ka lang nang sinabi mong mahal mo siya. Sige na, niya ka. Ah! Patawad! Ah! Patawarin mo ako dahil nasaktan kong damdamin mo nang hindi ko sinasadya. Noon lang kasi ako nasabihan ng isang babae na mahal niya ako. Hindi ako makapaniwala. Ngayon, hindi ko nga alam kung anong dapat kong sabihin sa'yo noon eh. Sa loob ng 17 taon, wala pa akong ibang naisip kung hindi pera. Yun lang at wala nang iba. Hayaan mo, hindi ko pa rin tatalikuran ang tungkulin ko sa'yo. Sasamahan kita kay Tycoon. Sana tuluyan ka ng gumaling. Tama, homie. Ang mahalaga eh, nakarating siya, hindi ba? Ang ibig mong sabihin? Ah! Nakalaman na palang lahat! Maraming salamat! Tumigil ka nga at nababasa ako! Ang saya-saya ko! Akala ko nung una ay galit sa akin si Tamahome, yung pala hindi! Walang titib! Lalaki ka pala! Mabuti nga at nalaman mo na rin. Oo, lalaki ako. Wala ka namang pakialam doon. Meron. Hindi ko maintindihan. Lalaki ka pero gusto mo si Hotohori na lalaki din. Pati si Tamahome gusto mo agawin? Hindi mo ba alam na pagdating sa pag-ibig pantay-patay na tayong lahat? Naku, pag di ka ba naman nakapagpigil, oo. Hindi ko natuloy alam kung makakarating ako kay Taiko ng matiwasay. Siya pala ang nahirang nasusako, ha? Tingnan natin, hindi mo ako maaaring maabot ng hindi mo na dumadaan sa aking mga pagsubok. Hi, pagod na ako. Kailan ba talaga kami makakarating sa bundok ng Taikyoku? Naman, gusto ko nang umuwi sa bahay namin. Namimiss ko ng mama ko. Oh, sige. Manananghali tayo sa susunod na baryo. Ha? Talaga? Ay, naku, ayoko na. Ngawit-ngawit ng pangako sa kakanguya ng pagkain. Mabuti naman. Naubos mo na nga ang lahat ng pagkain eh. Maawa ka naman sa kanya. May sakit na nga eh. Oo nga pala. Nasaan si Hotohori? Hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Hindi bale. Hahanapin ko na lang. Hotohori? Hotohori, anong ginagawa mo dyan? Wala naman. Tinitingnan ko lang ang bundok. Sa tuwing nakakakita ako ng ganitong tanawin, nawawala ang aking mga suliranin. Sorry ha, nakalimutan ko na bilang emperador, marami ka nga palang tungkulin na ginagampanan. Ganun din ako noon, bago ako makarating dito sa mundo nyo, wala akong inisip kundi yung entrance exam ko sa college.
Araw-araw nagsisikap ako para makapasa sa mahirap na pagsusulit. Gusto kong matuwa sa akin ang mama ko. Dahil para sa nanay ko naman ang ginagawa ko eh. Nanay? 14 na taon ako noon na mamatay ang aking ama. At ako na ang humalili sa kanya. Bata pa ako noon. Kahit ang aking ina nagpatakbo ng lahat ng nararapat gawin upang maayos ang pamamahala sa imperyo. Hindi nagtagal at iniwan niya na rin ako. At sa aking puso ay naghari ang matinding kalungkutan. Marami akong tagapaglingkod at mga ministro na tumutulong pa rin sa akin. Subalit hindi pa rin maalis ang lungkot sa aking puso hanggang sa natagpuan ko na lang ang sarili ko na para bang isang ibon na nakakulong sa isang malaking hawla. Alam mo, Hotohori, pwede ka namang lumipad ngayon eh kung gugustuhin mo lang. Pwede kang makawala. Ha? Kaya ngayon, hindi ka na dapat malungkot. Napakabuti mo, Miyaka. Palagi kang masayahin. Malaya, puno ng sigla. Naman, bakit ganito? Bakit ganito kabilis ang tibok ng puso ko? Sana ikaw na ang makasama ko sa habang buhay. Makikita mo sa akin, Miyaka! Ano bang problema mo, Yuriko, at galit na galit ka? Akala ko pala kaibigan kita, yung balay sa kang ahas! Tama, homie. Palagay ko ito na ang tamang pagkakataon. Ngayon ko malalaman kung makakapasa sila sa aking mga pagsubok. May wagang salamin ng pagbabago. Ipakita mo na sa kanya ngayon ang kinatatakutan niyang anyo! Miyaka, sandali! Pwede ba antayin mo naman kami? Hindi naman ako madadapa eh. Halika na, matigas kasi ulo mo eh. Nakitaan mo ako! Wala naman ako nakita eh. Ibang alin! Hindi ba ganito rin ang nangyari nung isang araw sa bukal? Ano ngayon? Kahit pumarada ka pa sa harap ko, hindi pa rin kita papansinin. Dahil masyado ka pang bata sa aking paningin. Akala mo kung sino ka! Noriko, wala ka bang napapansin kakaiba ngayon? Wala naman! Sa palagay ko nga ay bagay na bagay tayong dalawa! Hindi yan ang tinutukoy ko. Nakapagtataka. Parang naging maulap ang dinadaanan natin. Oo nga no. Napapansin ko na parang paikot-ikot lang tayo dito sa lugar na to. Kamahalan, si Miyaka. Biglang kumapal ang ulap sa dinadaanan ko eh. Hindi ko na siya nakita. Ano? Bakit ganun na ugali ni Tamahome? Mabuti pa si Hotohori, hindi ako sinasaktan ng ganito. Ha? Nasaan na kaya sila? Teka, nanigaw na yata ako ha. Ha? Alam ko ang amoy na yun ha. Hinting-hinting ko makakalimutan na amoy ng fillet steak na may kasamang cream sauce, tapos vegetable soup at saka tuna salad. May naaamoy din ako spaghetti with meat sauce. At ang panghuli, ang panghimagas na blueberry sherbet! Tama ako! Pagkawalan niyo ako! Ano ba? Maligayang pagdating sa mundo ng salamin, Miyaka. Sino ka ba? Ang hindi niya alam, may isa pang Suzaku no Miko na nagtatago sa likod ng salamin. Isang Suzaku na kakaiba sa kanya. Bahagya itong ngumiti at sinabing, masyado ka na yata naging swapang. Nahihiya na tuloy ako sa sarili ko. Ha?